Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Rebby Gamer. Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, ayan, video ulit tayo ng nakakatakot na video. So, ito ay video ni Sir Creeps. So, ayan, subscribe nyo si Sir Creeps. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutang i-hit ang subscribe button. I-click ang like at ang notification bell para updated ka sa mga reactions at gaming videos na i-upload ko. So, ayan, ang init na naman ng panahon, no? Ayaw na naman umulan. So, without further ado, i-start na natin tong video ni Sir Creeps. Hoy, creepy. Creepy. So, one man hide and seek. May isang lalaki sa Japan na makilig sa mga kwentong kabab... Hoy, Japan. Nakakatakot to, Japan. Balakan. Ang naisipang subukan ng isang paranormal game o ritual na tinatawag na One Man Hide and Seek. Ang larong ito ay katulad lang ng larong tago-taguan, pero hindi tao ang magkakanap sa'yo, kundi isang manika. Hey, at bago... Wago, katakot to, manika ang magkakanap. Simula ng larong ito, ay kailangan mong magsagawa ng isang ritual na kung saan ay magagawa mo di man ang makatawag at papasukin ng isang kaluluwa o multo sa isang manika. At ang manika... Uy, grabe to ah. Papapasukin mo yung kaluluwa sa ano? Diba delikado to? Parang mag-Ouija board ba siya dito? Manikang ito ay magkakaroon. Mayroon daw ano eh, ritual eh. ...ng buhay, gagalaw at hahanapin ka. Ginawa nga ito ng isang lalaki sa Japan. Pero makalipas din ng ilang minuto ay tinapos niya na agad ang laro. Bago pa man merong mangyaring kakaiba. Creepy nitong Japanese doll na to. Pero lingit sa kanyang kaalaman, na meron palang nakuha ng kakaiba ang kanyang kamera. Anata no make desu. Ay, ano kaya yung nakuhanan? Tingnan natin. Oshimai. Anata no make desu. Oshimai. Anata no make desu. Oshimai. So ito na siguro yung ritual, no? Yung sinasabi niya. Anata no make desu. Ano to, salamin? Puta salamin to, creepy niyan. Anata no make desu. Oshimai. Hoy, may mukha. Ayan o, puta lumabas. Babae o, kitang kita o. Uy, gago, pinatay niya yung ano, kandila. Putang creepy boy, sa kwarto mo pa ginawa. Putang makatulog ka pa kaya dyan. Mula sa bidyong ito, nakuha ilang sandali bago niya tapusin ang laro at bago niya patayin ang kandila. Makikita mula sa salaming ito na malapit sa manika ang tila isang mukha ng babae. Gago. Tana, nagulat ako, gago. Wala na. Gulat ako, nalaglag yung ano. Buisit na saksakan to, nagulat ako. Totoo nga kaya ang video ng ito na mula sa Japan? Posible nga kaya na isang multo ang nagpakita mula sa salaming ito? May lakas din ba kayo ng loob para subukan ang larong ito? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. White, ang bidyong ito, white lady. Ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala.
At kuha naman demon na ito sa isang lugar sa India ng isang lalaki na inabot na ng gabi sa kanyang trabaho. Nang walang ano-ano'y bigla na lamang siyang makarinig ng boses ng isang sanggol na umiiyak. Uy, uuwi ka. Anong dinaanan mo? Oh, tiyan na yan. Sanggol na umiiyak. Uy, gago. Parang tiyanak yun ah. Kone? Bapre. Kone? Jo bhi hai samne aao. Kone? Kone? Uri bapre. Oh, tragis ka. Mahir kare. Malik bachaye. Kone? Uy, gago ka. Ay! Gago. Uy. Mula sa bidyong ito, nagulat ako. Maririnig ang tila boses ng isang sanggol. Pero mas nakaramdam na siya ng kilabot matapos niyang marinig ang isang makapanindig palagibong tinig. At nang ipaling na niya ang kamera kung saan ito nagmumula, nagpakita sa kanya mula rito ang tila isang babae na may puting kasuotan at makabang itim na buhok. Nakakatakot yung itsura, no? Ayon sa ating sender ay nakuha niya lamang ang bidyong ito sa TikTok at hindi na di man na niya maalala kung ano ang pangalan na may-ari nito. Pero isang hakayang multo ang nagpakita sa lalaking ito. Kayo, ano sa tingin niyo? Ring ring realistic doll. So parang naparod na natin to, no? May isang ina sa US ang mahilig mangulekta. Ito yata yung bata na hinila sa ilalim ng kama. Ano mga manika? Na may makatotohan ang itsura. Ay, yung realistic na mga ano, itsura nito, parang totoo. Parang isang tunay na bata. Ayan, no? Grabe. Pero hindi niya inaasahan na magkakaroon pala sila ng nakapangingilabot na karanasan matapos yung ibigay sa kanyang anak ang isa sa mga manika. Isang gabi habang ang kanyang anak ay nasa kanyang kwarto, ay bigla na lamang itong nagsisigaw at agad siyang tumakbo para puntahan ito. At laking pagtataka niya na nasa ilalim ito ng kanyang kama at tila ba takot na takot. Kaya naman inireview niya ang kuha ng CCTV mula sa kwarto nito at narito ang kanyang nasaksihan. Hinila. Mula sa bidyong ito nakuha sa kwarto ng kanyang anak, habang naglalaro ang batang babae, ay bigla na lamang may tumugtog mula sa ilalim ng kanyang kama. Sinubukan itong silipin ng batang babae at maya-maya pa nga ay makikita na tila may humigit sa kanya. At dito na nga siya nagsisigaw na agad namang narinig ng kanyang ina. Bakit hindi siya lumabas at tumakbo, no? Nandun lang siya sumisigaw sa ilalim ng kama. Ito, dito tumalon-talon na yung video dito eh. Oo, ayan oh. So, sa akin, opinion ko, ah, may tao dito. Kasi tinan nyo, hindi umalis yung tao eh. Nandyan pa rin yun. Hindi mamamatay yung ano eh, yung tumutunog. Siya rin ang nagbukas at nagpatay nun. Opinion ko lang yun, ah, sa akin lang.
Biglang mamamatay yan eh. Matapos na kumalat ang namatay na bidyong ito sa internet, ay marami ang nag-request sa babaeng may-ari ng bidyong ito na tignan ang ilalim ng kanilang kama. At ginawa naman niya ito. At dito nga ay merong nangyari na talaga namang nakapangingilabot. So ito pa isa. Ayan, ito pa isa yung sa opinion ko, ito yung isang tingin ko scripted, no? Kung ako yan, sisilipin ko yan, hindi ko na isususpend yung camera ko ng pagbinidyo ko eh. Kasi siya dahan-dahan eh. Dahan-dahan niya yung camera niya. Diba? So doon pa lang, parang ano na, halata na na scripted to. Ah, tingnan nyo. Ba, kung imagine mo kung ikaw yan, may nakita yung anak mo, siyempre, bibidyo mo. Kailangan ba dahan-dahan na ganun, gaganunin mo? Ganyan? Siyempre, pag binidyo mo, silip. O, wala naman. Ba, ganun? Ito eh, suspense eh. Ayan. Oop, ayan o. O ayan, dahan-dahan. Dahan, napakamarahan ng galaw. Tsaka kung ako, iilawan ko pa yan. Lalagyan ko pa ng ilaw yan para maliwanag eh. Kunwari, gumalaw. Nang sinubukan niyang silipin ang ilalim ng kama ng kanyang anak, ay nakita niya... Diba, masyadong suspense yung pagsilip niya sa ilalim ng kama. Mula rito ang manika na kanyang ibinigay, na maya-maya pa ay makikitang unti-unting gumalaw, na para bang ito ay may sariling buhay. Ayon sa uploader ng bidyong ito, ang manikang ito ay hindi dapat gumagalaw dahil hindi naman ito debaterya at wala namang kahit anong mekanismo na posibleng magpagalaw dito. Kaya naman hindi niya may paliwanag kung paano nga ba ito nangyari. Pero sa akin, tingin ko itong damit na to may kamay dyan eh. Sinuot niya yung kamay niya. Yung paggalaw nitong manika, parang idiniin niya pababa. Kaya parang tumulak to. Para gumalaw yung leeg. Sa akin na, ganun nangyari. Pinush niya dito, tinulak niya pababa. Siyempre parang gagalaw tong leeg kasi nakalapat sa ano eh. Sa higi. Tibli nga kayo. Ayun o, diba? Para makikita mo naman sa damit eh. Bumaba. Bumaba yung ano eh. Tinan nyo yung damit. Hindi niya may paliwanag kung paano nga ba ito nangyari. Ayan o, yung design ng damit niya, bababa yan eh. Tignan nyo ha. Pero posible nga kaya. Ayan o. Haunted. O. Diba parang pinush na ganun. Siguro yung kamay, o kaya daliri, hindi natin masabi, nakasuot dito sa damit. Hindi naman makukuha na yung likod. Baka kamay lang na nakaganoon. Tapos dahan-dahan yan tinulak. So, ayan. Sa akin lang, ganun ng ano ha. Ang manikang ito. Katulad pa rin ang palagi kong sinasabi. Nasa inyo na kung maniniwala. Tsaka nung pumasok yung babae, ang binidyo niya ito lang. Hindi niya binidyo dito eh. Diba? Dito lang, simula pasok niya, dito na. Bukas ng ano, yun, sinuspense na niya yung video. Wala ba kayo? O hindi? So ito, pokong. Mukhang ano to, Indonesian, no? Ito, pokong yung pokong na to. Ito yung mga bangkay na binabalot sa puting tela. Papokong ang tawag nila. Ang bidyong ito naman ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At kuha naman di umano ang bidyong ito sa isang liblib na lugar sa Indonesia. Diba Indonesia? Pokong. Isang gabi habang bitbit ng isang pamilya ang kanilang alagang ibon.
Ini burungnya. Aku tak berani ke sana. Aku senterkan kakak. Oh ya, senterkan. Kemana Nadin? Kamu kalau begini mah. Kau suruh sekarang burung taruh di sini ya. Heran aku. Ayo, dulu lah. Dulu lah. Eh, kata apa? Dulu lah, kenapa ngapa? Aku udah sini sini malam kayak gini. Oh, burung begitu lah. Kamu ngelak. Hoy, ayun no. Kak. Kokong. Kak. Ayun no. Kak. Apa? Nazim. Hah? Apa Nazim? Biasa aku sih biasa lah. Ya Allah. Apa? Mula sa bahaging ito, nakita ng babaeng kumukuha ng video. Ang tila isang tao na may balot na puting tela. Na di mo na isang uri ng multo sa Indonesia na tinatawag nilang Pokong. Ayon pa sa ating sender ay hindi naman di umano naniniwala sa multo ang pamilya. Pero bigla na lang nagbago ang kanilang paniniwala matapos ang karanasang ito. Pero isa nga kayang pokong o multo ang nagpakita sa bidyong ito? Kayo na ang bahalang umasga. Ba? Yeah, po in high definition. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At ayon sa kanya, kumakalat ngayon ang bidyong ito sa TikTok dahil makikita di umano dito ang malinaw na kuha ng isang tunay na UFO. Uy, ang linaw, parang disco light ah. Baka drone lang yan? Diba tuwan-tuwa pa sila? Mula sa bidyong ito, makikita mula sa kalangitan ang di umano isang UFO at maririnig nga ang mga taong naroon na nagkakagulo at namamangha sa kanilang nasaksihan. Ang Thai Ghost Hunters na may-ari ng YouTube channel na Gang Kwapi ay bumisita sa isang abandonadong bahay sa Thailand na pinaniniwala ang haunted. At nagsagawa sila ng isang ritual para subukang tawagin at kausapin ang kung anumang naroon. Pero hindi nila inaasahan ang mga sumunod na nangyari. May naglalakad. May เอาไปนี่เอาไปนี่ก่อนไม่ได้เสียงไม่มันเสียงพ่อนี่มันเป็นไม้หรอแม่งเดินเสียงคนเดินนั้นไม่ได้เฮ้ย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 
mga tinpahawa. Dede, okay, okay, so, kana nila. Ay, gago, may anino, makyat. Hay, man. Makyat ngao, hay ไปเลย. Lúc sau này đi.
ันหายไปตรงนี้เลยเห็นไหมปะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะยกมือคาใจเราหนีเจ้าวันแค่เงาดำนะเพราะฉะนั้นเงาดำขึ้นไปบนนี้แล้วหายไปตรงนี้เห็นปะเดี๋ยวมาปีนเข้าไปได้ไหมวะไปดูแล้วเดี๋ยวไปแล้วไม่เราหายไปนี่เลยถ้าหายไปตรงนี้ก็ต้องอยู่ในห้องเนี่ยขอดูก่อนเลยขอดูก่อนเลยนี่ส่องไฟก่อนมั้งมีนี่เป็นห้องอุ้ยใช่นี่ใช่ Incredible Hulk เลยเนาะอะไรเนาะไม่ใช่หรอไม่ Action Figure ป่ะแล้วนั่นคือไม้อะไรอ่ะมาแล้วไม้ประดับไม่ประดับเนี่ยไม่ใช่ไม้ของหรืออะไรเลยนะนักบิสังมาปันซีนังกรุ๊ปองตีลามังอับสังมาร์กานังปะอานังสันเต้าณตีลาบามีอุมักยัดมุลาสะฮักดานันอัตเมียเมียปังไงนักฮีตันิลามุลาสะบักฮากิงิโตอังตีลาอิสังอันีนูนันเต้าณดานดังอุมาอักยัดมุลาสะฮักดานันกะลิงเนาะNaglakas loob pa ang grupo na pumanik at sunda ng anino kung saan ito nagtungo at wala namang kahit anong nanaroon. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan nila sa bidyong ito? Isa nga kayang multong nagpakita na pumapanik sa hagdanan? O gawa-gawa lamang ang bidyong ito? Face in the sky. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Monkey D. At mula naman di umano ito sa isang Instagram user na kuha isang gabi nang may mapansin siyang ano to? Buwan? Buwan ba ito? Street light? Napakaliwanag naman ito. Kakaiba mula sa kalangitan. Oh. Anak ng pusa na yan. May mukha. Ang tanong ano to? Ano tong liwanag na to? Ain't that something? Ain't that something? Woo! Hey, up there, boy. They're up there. Oh. Pag sinom niya, lumalabas. Pero pag inansom niya, namawala yung mukha. Ayan o, ano ba ito? Napakaliwanag naman kung buwan ito. Ayan, nandiyan pa rin o. Oo, ayan o. Diba? Ano ba to, kotse? Mula sa bidyong ito ay pinakita ng lalaki ang tiyuman na isang higanting mukha na tila ba nagmamasid sa kanila mula sa madilim na kalangitan. Cemetery. Ang ghost hunter na si Franco TV. Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay muling binisita ang isang cemetery sa Peru dahil ilang ulit na rin niyang napuntahan. At sa kanyang madalas nga na pagbisita dito ay naging kaibigan na niya ang isang aso na sinusundan siya sa tuwing naglilibot siya sa sementeryo. At sa pagsisimula nga ng investigasyon ni Franco. So I was just messing with the dog and ended up hearing what sounded like a crying coming from behind the tombs and the dog just ran off. And now he's inside through here. So listen. Now he's inside through here. So may umiiyak.
Listen. Now he's inside through here, so... Listen. And it sounds like somebody crying as I was just touching the dog. That's where I'm at. Chocolate! Chocolate! Listen. Hear it. Yung mga pinupuntahan nito ni Franco TV, no? Ang kikreeping lugar, no? Hear it. Come on, dog. Out of all the places I... Out of all the places I don't want you to leave me alone at, is right here. Come here. As soon as I heard the crying sound, the dog just ran off into here. Chocolate! Uy, babae, umiiyak. Creepy ng iyak. That's gotta be one of the ghost kids again. Chocolate. I don't know where the dog went. That dog has stuck by my side the whole time. Nagumpisang makarinig si Franco ng boses ng tila isang bata na umiiyak na nagawa din naman niyang ma-record sa kanyang camera. At ayon sa kanya ay bigla na lang tumakbo ang aso na tila ba hinahanap ang pinagmumula ng boses na ito. Pero nang sinubukan ni Franco na sundan ang aso. Creepy ng cemetery, ano? Pero ang ano eh, maganda, malinis. No? Dito lang dito sa atin, mga cemetery masusukal. At hanapin din ang pinagmumula ng tinig, ay wala naman siyang nakitang kahit ano. This one right here. The other witch's tomb. Ang creepy nito, oh. Oh, I see what looks like roses. Uy! May tao sa loob. Ilawan mo. Right up there. Ilawan mo, boy. There. What the hell is that? Oh, nakita mo na, di ba? Ilawan mo. Umalis na, boy. I just saw something behind the door. Hoy, wala na. Sinasabi ko eh. Dapat kanina mo pa inilawan. So I just switched cameras. Oh, ayun. Nako. Nag-jump pa yung video mo. I don't know what the hell that is that I just saw, but I saw something kind of behind here. Oo nga, nakita mo. Dapat nung pagkakita mo na parang may anino, inilawan mo na agad. Apologize for the wind if you're getting a lot of wind. Oh, wala na. It was right over here and it looked like it just kind of ran to the right or drifted to the right. Wala na, may putol yung video. Oh, I want to see that again. Mula sa loob ng musileyong ito ay nakita ni Franco ang tila isang babae. Ayan, no? Na nung una ay ayan, no? Tinuro mo pa eh, di ba? Dapat pinaslightan mo na agad. Titik sa kanya. Pero kaso nung umalis, tsaka mo binuksan yung flashlight mo. Wagat ding nagtago. Sinubukan pa ni Franco na lapitan at silipin ang loob ng musileyo. Tapos nag-switch ka ng camera. Wala na. Pero wala namang tao na naroon. Ayun, di ba?
Ayan o, pupunta yan sa kanan. Ayan o, pwede namang pagkakita mo niyan, lumapit ka na agad. Tapos inilawan mo. Kaso wala eh. Nag-jump yung video eh. Nag-switch ka ng camera eh. Matapos ito ay nagpa siya na si Franco na Yung sinasabi ko dito, opinion ko lang, sariling ano ko lang. Hindi ko alam sa inyo kung truth or ano to. Sa sementeryo. Pero habang siya ay naglalakad para kanapin ang daan palabas, ay meron pa siyang nakitang kakaiba na agad niyang kinuha na ng video. Ito, meron pa isa. Tingnan natin. It's just somebody sitting in a chair. Their face is on this inside of the tombs. I'm literally like about to make my way out of here and I seen this. Wala? Hmm. Nantok ako. There's just somebody sitting in a random chair in one of the alleys here. I'm not going over there. I just thought it was interesting. I was passing by and I see this. Chocolate. Dog went. What do you guys think is up with that? Mula sa isang sulok ng sementeryo, nakita ni Franco ang tila isang babae na may itim na kasuotan ang nakaupo sa isang upuan. Pero ang kakaiba dito ay wala man lang itong dalang ilaw. Yun ay kahit balot ng dilim ang buong hindi umiimik si ate oh. Nakaupo lang ang paligid. Sinubukan pa itong tapatan ni Franco ng flashlight at tawagin, pero walang kahit anumang reaksyon ang nagmula sa babaeng ito. Hindi na naglakas loob pa si Franco na lapitan pa ito at agad na siyang umalis ng sementeryo. Ang mga poses at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Franco ay indikasyon na posibleng may mga kaluluwa na gumagala sa paligid ng sementeryong ito. Okay sana itong video niya kaso yun lang yung dito yung part na yan. Oh. Nakita na niya na may ano, dapat inilawan mo agad tapos nung lumapit ka parang nag-cut pa yung video. Baka multo nga kaya ang nakuhanan niya sa video ito. Kayo. Ano sa palagay nyo? Scripted sa akin. Sa akin ha. Ewan ko sa inyo. Yung mga nire-react ko dito na ano, para sa akin lang to ha. Hindi ko alam sa inyo kung anong reaction nyo. Iba-iba naman ang ano natin. Mga opinion natin. Di ba? At dito na nagtatapos ang ating video. So yun. Dito na rin nagtatapos ang ating video ngayong araw. So salamat sa mga nanood at sa mga nagsasubscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyo. No? So, sana ay mga pagkalooban po kayo ng blessings ng ating Panginoon. So at maging ligtas lagi. No? So yan, hanggang dito na lang tayo guys. This is Revit Gamer saying goodbye and God bless.